Good afternoon! Hello everyone! Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, magandang araw po sa inyo o magandang hapon. Dito tayo sa Joyet's Farm, Zambales. The video for today is yung patuloy ang pagdadamo ng ating sitaw at nagtutudling din yung kalabaw para matamnan ng ng okra. Taas natin yung lupa para sakaling umulan hindi mababad sa tubig yung ating itatanim na okra. So ngayon patuloy ang ating pagdadamo sa ating sitaw. Ayan si Jerel, tatapusin niya at ilang para bukas makapagtanim daw siya ng okra. So ayan ang ating gagawin ngayon. Tatapusin na. Tapos na po yung yung balag po ng sitaw. At ayan po yung yung kalabaw, si Tisoy na magtutudling sa ating natitirang pwedeng tamnan ng gulay, yung medyo mataas. So yun, pinababaliktad ko yung lupa para tumaas, para sa itaas itatanim yung okra. At yan na rin muna yung ating kulungan ng manok, bibi, kambing, pabo, yan sa lugar na yan. At yan yung kalabaw, pinapahinga, kinukondisyon muna bago sila sasabak sa pagtutudling, no? Medyo hapon na. Natudlingan na yung iba. So, yan. At magpapakain muna si Jerel ng ating mga alaga. Yung ating mga livestock. So, yan. Pumasok na siya sa kural ng manok. No? At yan. Pinapakain niya. At binububon niya doon sa kainan ng mga manok. Ayan, parang gutom na yung mga manok dahil hapon na nga. Panghimagas nila yan. Kumain na sila ng umaga. So, ayan. Nakikita natin, parang hindi ako kontento. Parang kukunti. Parang kukunti yung manok na nakikita ko. Hindi ko alam kung nakakawala doon sa ibang kulungan, no? Alamin natin yan. Para sa akin kasi, nasa 30 na mahigit yan.
kung isasama mo yung sisiw noon na inventaryo namin, eh nasa 40 na yan. Almost 40 na. So, ayan. Alamin natin bakit ganyan. Parang konti ko sa paningin ko, no? Kaya kailangan ko ng konting video at inventaryo. Ayan ang ating mga livestock sa araw na to. Nakuha na natin sa CCTV. Ayan mga KBSK, kasisindi lang po ng wifi. Nawalan po ng internet at malaking parte ng PLDT. So hindi lang diyan sa lugar na 'yan. So matagal bago na ibalik, mga 4 days yata, no? O 5 days. So ayan, pinakain niya na yung mga manok at pasok siya doon sa kabila. At papakainin naman niya yung doon sa kabilang kulungan, yung mga bibi, peking duck, at yung bengala, andun doon din, saka yung pabo. No? Ayun siya, pumasok na siya doon sa loob. Ayun, kung makikita niyo doon sa screen doon, yan, nagkumpulan na yung mga bibi. At binibigyan niya ng pagkain. Ayan, andun din rin yung gansa. So, may namatay na gansa. Sa binili namin, 4 yun eh. Namatay yung 2. Mabuti natira yung lalaki saka yung babae. Pero wala pa rin. Hindi pa, tawag dito. Hindi pa rin yata nangiiklog. So, mukhang hindi ayos. Pero mahirap, bibili na naman ako. So, siguro, alalay muna at hindi ayos, hindi dumadami, kumukonti. So, natin? Bigyan natin ng kwan muna. Pahinga ng konti, saka natin ayusin pag So, ayan. Yung ginagawa na namin, incubator, wala pa. Yan, hindi pa nagagawa yung incubator. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang busy daw. So, yun, wala tayong magagawa. Pero, yun, part ng ating ika nga sa mga hayop yan. Importante. Kasi, paano mga iklog yan? Kung yung mga iklog hindi kayang pisain o hindi naglilimlim. So, kailangan yan. Kaya, pinag-aksiyahan natin ng pera yan. So, hindi pa nagagawa. Tingnan natin. Ito, tinatapos niya yung saan tawag ito? Yan, yung pagdadamo niyan at naabunuhan na yan. Yung ating sitaw. Yan, dinadamuhan naman niya para malinis. At very good. Natutuwa ako kasi kung titingnan mo, isa sa malinis na farm yan, pagka ganyan kalinis, yung dinamuhan yung kamay, ang ginamit na talagang ultimo ugat, tanggal. So, malinis yung sitaw. Sana, yan nga, maganda. Kasi kung abunuhan mo man yan, ang kakain mismo, yung mga gulay mismo, hindi mga damo. So, malinis at natutuwa ako. A+ ka dyan sa ginawa mo. Magandang tingnan. Malinis. Ayan, konti na lang po yung hindi niya nadadamuhan. Pero dito po sa bandang unahan, yan sa may likuran natin, talagang wala na pong damo. Malinis. So, ngayon, tinatapos niya pong damuhan yan ngayong araw na to. Kasi bukas po, yung toddling ginagawa na po para sa okra. So, magtatanim na siya ng okra bukas. So, abangan nyo yan. At ibablog din natin yung pagtutudling saka yung pagtatanim niya ng okra. Medyo madamo na po yung pinarotor natin. Dahil sa ulan, pirming ulan, yan may damo na. Pero kung titignan nyo, ayan yung dinamuhan nyo. Napakalinis, oh. Ayan, ang ganda tignan. Kung titignan nyo, ayan.
So, maganda yung sitaw. At yun naman yung aso, tiga Olongga po yan, yung aso na yan. Galing kay parang Ray. Yun, yung kumpare ko sa Kalaklan. Yan, dinala niya dyan yung aso niya at masyadong maingay doon. So, yan, nandyan. Nagiging guardia natin yung mga aso. At ang galing tumahol. At talagang nanunugod. Kaya hindi pa ganong kabisado yung caretaker natin at ang pamilya. So sabi ko, wag mo na pakawalan kasi baka may makakagat. So yun. At ayan na, patuloy pa rin yung pagdadamo ni Jerel. Kung nakita nyo, ang ganda nung sa may bandang likuran natin, no? Pakita natin yung ang linis. So ayan, hanggang dyan na lang yung So ilang na lang yan. Yung parte ng medamo. So halos matapos na. So mag-concentrate na siya bukas pag tatanim ng okra. At susunod na rin yung talong at saka yung sili. So medyo malalaki na rin yung punla para makahabol, no? Para na kahit papaano makamamunga na yun ng January. So, makahabol kahit papaano sa presyo. Baka mataas ang presyo. So, ayan. Patuloy pa rin ang pagdadamo niya, mga KBSK. At bukas, abangan nyo yung ating susunod na vlog dahil mag-aano siya ng okra magtatanim sa kung paano humatak ng araro yung mestisong kalabaw. Mukhang maliksi, ang bilis maglakad. So ayan, kung makikita nyo pagdadamo niya, sinusungkit-sungkit lang niya yung damo, malambot naman yung lupa. So ayan, nakukuha pati almost ugat ng damo, kaya malinis pagka natapos, oh. Kita niyo, no? Talagang kita na yung lupa. So, yan ang dinadamuhan niya. Konti na lang. So, ayun ko, kung makapagtanim siya bukas ng makapagtanim siya ng okra bukas, tingnan natin. Siguro, itanim muna yung okra bago pagpatuloy na lang yung pagdadamo. Para at least yung okra tutubo na, no? Habang nagdadamo. Yung ganun na lang siguro. So, yan. Damo-damo lang. Para malinis ang kapaligiran at magandang tumubo yung mga halaman pagka walang masyadong damo. Kasi para hindi bahayan ba ng mga insekto. At alam mo kung na insekto na yung pananim at pwede mo nang ispiryan, madaling makita ika nga kasi malinis. So yun, kung napapansin nyo, no, nasa kabila nagtutudling na yung kalabaw. So yan, no, tingnan natin. As of now ngayon, Jerel, tinatapos lang to yung pagdadamo. Yan. Para kuan. Wala na siyang gagawin kundi yung ayun, magtatanim na lang ng So sunod-sunod na po 'yan kasi 'yan, pasalamat. Hindi na ika nga nag-uulan para nakakatakot. Kasi yung sitaw, maganda ang tubo. Maganda na, matataas na. So gumagapang na sila. So sana 'wag naman umulan ng matagal. Ulan lang, isang araw, hinto, mga ilang oras, hinto. So, ganun. Para yung natutubigan lang yung ating mga gulay. No? Mas maganda yun. Magiging masustansya ang, o malusog ang ating halaman. So, yan yung mga sitaw. Kita nyo, pumapanik na sa taas. So, yan po. KBSK,
Yan po ang trabaho sa farm ngayon na ating binibigyan ng panahon para makaani naman ng maganda sa haba ng inulan po nung ano, nagkalubog-lubog po yan eh. Kaya hindi po matamnan. So yung tanim dati namin okra dyan sa spot na yan, namatay na dahil nalubog nga sa tubig. Namumunga pa, ang dami pang bunga dapat. Kaya lang, yun. Natigok sa babad na tubig. No? Ayan mga ka-BSK. Ayan po yung gawa ngayon sa farm. No? At nakita nyo rin, napasilip ko rin sa inyo yung mga alaga natin livestock. Pagka wala na sigurong masyadong gawa, siguro i-update natin yung video o ng livestock lahat para ika nga meron tayong update sa mga hayop natin, no? So, ayan po. At ano, tapusin po natin itong video at para makita natin kung makakapagtanim na siya bukas ng okra kung natatapos niya yan. Yan po mga ka-BSK. At mukhang umahapon na at medyo ano na yung araw, medyo parang palubog na. So, ayan pa rin siya, no? Kung nakita niyo naman, no? Ang linis, oh. Oh, di ba? Kita niyo yung sitaw na nakakapit na. So, malinis. Malinis yung... Ika nga, yan. Ganyan ang magandang tignan, no? Nakikita mo lang halaman. Hindi yung ang dami damo sa gitna. So, ayan. Pagtyagaan niya. At yan, makikita nyo, ang lusog nung sitaw. No, kaya ano siya, ganado rin siya eh. Kung tatama sa presyo, eh, malaking kikitain niya dyan. So, yan po mga BSK. At sa ganyang linis, no, masisiyang kang tumingin. Di ba mga ka-BSK? So, yan. Sa tansya ko, makakapagtanim siya ng okra bukas. Kasi pwede niyang hintuman niya kung hindi matapos. Pero tingin ko, yung ilang ano na yan, malilinis niya ng gusto. Kasi sinimulan niya na yan nung ano, last 3 days pa. So ano, naunti-unti niya. So ngayon, yun nga, na-vlog na namin ngayon para medyo ano na, patapos na rin siya. So ayan, kung makikita nyo. At sundan natin, abangan natin kung anong mangyayari. Tingnan natin kung napakagandang tingnan talaga, kung malinis, no? Ayan. At
Ayan, mga ka-BSK, nakita nyo na ang sinasabi ko. Ayan, oh. Napakalinis. Oh, di ba? Ang gandang tignan. Ayan na, matuturing mo sa isang pinakamalinis na farm na taniman ng gulay. Kita nyo. Hindi nakakahiya, no? Kung may bisita ka man. Napakalinis. Ayan, mga ka-BSK, kita nyo naman. Oh, pumapanik na yung sitaw. Ang sigla. No? Ayan, no? Napakaganda. Napakagandang pagmasdan. Napakalinis. Ayan ang sinasabi ko. So, baka bukas, makapagtanim na siya ng ika nga, okra. Sa ganda. Ang linis, oh. So, ayan. Ka-BSK. Oh my God! Ayan, maraming salamat sa... Yan yung pagsubaybay at panonood sa tiwala. Maraming maraming salamat. Ayan, nakita nyo. Napakalinis. Ayan, shoutout sa iyo, Gerald. Galing. Ayan, ka-BSK. Nakita nyo naman. Ang linis at natapos na niya. So, ayan, bukas pwede na magtanim ng okra. Kasi natudlingan na ngayon. So, bukas i-vlog natin kung makakapagtanim siya o hindi. Nasa sa kanya yon, kay Gerald yon. Ayan, paano po, dito lang po muna at maraming salamat po sa panunod, sa tiwala at sa pagsubaybay at ingat po kayo kung saan man kayo naroroon. Maraming salamat po sa lahat-lahat at shoutout sa aking mga subscriber at silent viewer at shoutout din sa aking mga kaibigan. Maraming salamat po. At dito lang po muna. Ingat po kayo and God bless for us. Maraming salamat po. Bye-bye.